May hapon mga igalaog, aniyan na usap kita sa atong turumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, mayong adlaw ka natong tanan o kaniyan ang subkita sa atong tulumanon kada hapon din sa atong sibian ng Radyo Pilipinas Davao, ang tambayan sa Radyo Pilipinas. Karon mga kwan, no, mga katambayan, no, indoor usa ta karon na panahon, no, kay medyo init, o di para sa itong niagi nga medyo gloomy or kuan cloudy, karon init kay sa gawas, no, kita man sa reflection sa kuan karon, no, sa kung now, no. But anyways, mga katambayan, no, disclaimer lang, nili ni siya usapang agrikultura, no, sama sa tuwang na hisgutan kadabuntag, no. Pero atong tambayan, no, ang mga kwan, no, kadaugan, no, sa tuwang Department of Agriculture in terms of providing interventions, no, sa tuwang mga mag-uuma din sa Davao Region, no, sa gipahigayon nga kwan kaganiyan, no, nasa kong likod, no, kapihan sa bagong Pilipinas, no, gisaysay sa to ang regional executive director na si Sir Macario Bong Gonzaga, no, ang mga pipila ka mga na kuno nahatag na, no, sa DA for the past years until now, no, eh daghan kini kaingon na wala daghan nabuhat ang mga ang gobyerno daw, no, in providing ayuda, hindi lang kay ayuda, di ba, bago lang ganito sa tagum gani, di ba, so di lang kay ayuda. Ang kwan na is interventions gyud, no, kung paunsa nga mahatagan sila og kaning kwan si tawagan na mahatagan og mga solusyon sa ilang ginadala-dala karon. For example, kulang sila sa kwarta sa fuel subsidy o kanang gasolina para pag kwan lang pag land develop lang, no, or pag land prepare ana para ilang tamnan, no. So na yung fuel subsidy nga ginhatag si Department of Agriculture, ang ininyo kwan, no, DOE lang na po ang Department of Agriculture o uban pang mga ayuda, no. Anyways, mga katambayan, no, tan-aw nato ni, no, ang tipik sa nahimong pag-mention ni Department of Agriculture 11 Regional Executive Director Macario Bong Gonzaga sa mga interventions nga nahatag na sa DA 11. Tan-aw nato. Last, yun nga, yung nangyari sa Tagum City and Davao Deep Shore. So yun, siguro nakita na natin mga kababayan na nag-turn over si President, no, ng mga farm machineries. And that was again last June 6. So ito naman, sa seed component implemented natin for 2024. During dry season, we were able to intervene and give our assistance around 11,051,920 pesos. So this is again allocated to the five provinces of Davao Region. Ang nabigyan natin ng example, Davao del Sur, no, 2,412 bags of 20 kilos of seeds, no, hybrid seeds. But para hindi masayang, diretsuhin ko na lang, for total, for Davao Region, we have given 14,448 no bags of 20 kilograms. So na-deliver natin yan. And sa ating wheat season, that was during dry season, sa ating wheat season naman, we were able to give, deliver around 51,306 bags of 20 kilos. No, then ang ating ang beneficiary ng mga farmers, 14,000
308 yung nabigyan natin ng mga farmers, no? Sila yung mga beneficiary natin. So for our extension component implementation for 2024, allocated, we were able to allocate already around 4,915,000 for our trainees. Example 1, trainings of trainers on production of high quality inbred rice, seeds and farm mechanization. 2, RCEP training on inbred rice seed production and certification for deputized and designated seed inspectors. 3, training of trainers on farm business school. 4, training of rice products by products. Training on inbred rice seed production and certification for potential seed growers and many more. So, yun sa RCEP natin. Ito naman, we are giving rice farmers financial assistance. Ito naman, RD, 5,000 pesos per farmer binibigyan po natin. Yan ang intervention ni DA. So, as of June 6, 2024, provinces of Davao del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, and Davao Occidental, ang number po na beneficiaries na nabigyan natin ng cash assistance is 27,619. And the total amount for this 5,000 na binibigay natin sa beneficiary natin na 27,619 is 139,475,950 pesos. That is the total equivalent. And we have distributed that, no, in the different municipalities of Davao region. Yung nakita natin sa monitor, yan yung distribution namin sa hybrid seed voucher, no? We provide high-quality and registered hybrid rice seeds to eligible rice farmers through discount vouchers. Yun, no? We go as far as Maragusan, doon sa Hagunoy, Magsaysay, yan mga area, no, na mga farmers beneficiary. Yun ang mga nauna namin na nabigyan. So again, as of June 6, 2024, our hybrid seed discount vouchers distributed to the 5 provinces of Davao region, we have given to 15,302 farmers beneficiary, no? And that is equivalent to a total amount of 105,904,568 pesos. So yan, yung makita naman natin sa monitor ngayon, yun yung fertilizer discount vouchers natin. Yan din ang binibigay natin sa ating mga farmer beneficiaries that they will receive this voucher, no? Yan din ang intervention natin sa mga naapektuhan ng mga farmers during El Nino. So as of June 6 of the fertilizer discount vouchers for the 5 provinces of Davao region, yung beneficiary po na nabigyan natin is 67,582 farmers. And the equivalent of that, for that, nakabigay tayo ng 344,091,160 pesos and 50 centavos. So yan po sa fuel discount. So sa fuel discount program, this says that this fuel discount will help reduce the production and transport cost of major farm and fishery products. So yan po. Ulitin ko po, sa 5 probinsya, may target tayo na nabigyan ng fuel discount program na 3,295. Pero yung na-approve natin na beneficiary, after a review, nabigyan natin yung 3,311. Farmers beneficiary with a budget of 10,429,650 pesos. So, bali ang card, voucher kasi or card nun na bibigay natin is around 2,815. And again, that is for fuel discount program. Yun, ang mga beneficiary natin, sila din ang mga farmer for corn, no? 1,916 and equivalent of 6,035,400 pesos. Yung sa rice naman is around is beneficiary 5,587 or a total of 17,599,000
and 50 pesos. Sa high value crops development program natin, yung farmers na nabigyan natin is 1,499 beneficiaries or equivalent to 4,721,850 pesos or a total of 9,002 farmers beneficiaries that benefit and to the equivalent amount of 28,356,300 pesos. Sa fuel discount program pa rin, sa Davao ulitin natin, Davao Region 5 provinces, yung nabigay po natin sa target beneficiaries na 9,314 naka-allocate ang DE ng 29,339,100 pesos. So, for a total of, including our admin expenses, umabot tayo ng total of 29,725,667 pesos. So for a total approved beneficiaries of around 8,083 farmer beneficiaries. Sa atin namang National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion or INSPIRE. Ito yung binibigay ng DE o intervention natin sa ating livelihood program. Ito yung mga parang piggery, no? Package ito binibigay natin sa mga farmers beneficiary. Ang component nitong package natin na RD, bigyan natin sa piggery, kasama na yung building, and meron silang 75 na piglet, plus yung fees, papakain sa mga baboy, package yun, grant ni DE yun, binibigay yun sa ating mga farmers beneficiary. Libre yun. So, there are already 70 Farmers Cooperative Association received a fund grant from the Department of Agriculture 11 for the implementation of our INSPIRE project. No? Ulitin ko, kasama dito, building and a biosecured swine facilities, initial stocks at feeds. So, 50 farmers group already constructed their swine facility. Five of it was able to harvest their initial hog stock. So, yung iba, paumpisa pa, yung the others naman, yung nauna, naka-second round na sila. So, yun ang kagandahan na binibigay or intervention sa DE ngayon sa ating mga farmers sa ating livelihood program. O, tanaw mga katambayan, daghan, di ba? No, dili lang kay isa o doa, daghang mga mag-uuma or mga mangingisda or magbababoy or basta involved sa livestock farming o guban pa nahatagan yun o gayuda. Tipik pa lang to, wala pa to nabanggit tanan sa maong video. Anyway, sa itong pagbalik, no, ato ang balikan, no, or dili balikan, ato ang adduan, no, kung unsa na itong mga nahitabo, no, kato sa mga naapektuhan, no, sa El Nino, o katong iapila po na itong naapektuhan sa shear line, no, o katong trough of the low pressure area sa ubang mga lugar, no, nga hangtod karon, especially na inyo mang nakita din sa tuwa sa Radyo Pilipinas Davao na Facebook page, no, nga katong sa interview na to kay Governor Dorothy Gonzaga, no, nga ngay uban nga wala pa kabalik sa pagpananom, it's because apektado ang ilahang mga yuta nga ginatamnan. Anyways, mga igala, sa itong pagbalik, man lang sa mga importante pahinumduming atong sibyaanan. Balik ito mga igala din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan, ato ang tambayan ninyo kining nahimong interventions. No, kamusta ho na to? Kung unsa na ba ang nahatag na interventions nato sa itong mga mag-uuma, especially sa mga apektado sa shear line, no? O katong recently, itong El Nino. O, ang El Nino, good, ang daghan po daw, mas daghan o apektado atong shear line. No? Mga pipila po ito ka mga mag-uuma ang apektuhan, no? Kay tungkol sa pagbaha, no? Especially dito sa may Davao de Oro, Davao del Norte, o Davao del Norte, Davao Oriental, no? O sa ito ang kuan, na po ito, apektado din sa Davao City, no? Sumala pa ni Kwan, Regional Executive Director, Macario Bonggon Zaga, mga katambayan. Anyway, sinata magdugay. So, ano paminawon? And during the previous months, no, yung
na-mention natin as per reported by the disaster section namin, itong mga nasa taas, the hinterlands, lalo-lalo na yung Davao del Sur at saka part of Davao City, sila talaga ang naapektuhan sa El Nino natin. No? Katong na-mention ni mo na hinterlands sa Davao del Sur and Davao City, sir, unsang mga farmers ni, unsang mga crops ang naapektuhan, sir? So I'll give to, sa high value na, kasi ano, yung DRMM focal person namin, mas detalyado yung, John, please, Judel. O, sige, Anne. Okay, good morning, everyone. I'm Mayan Constantino, RTD Operations po, and focal person for DRRM. Anyway, with regards to the El Nino phenomenon situation, the most affected areas is in Davao del Sur as well in Davao City. The hinterlands, you were asking for what farmers are most affected. The most affected farmers are those under the high-value crops po natin, as well as yung corn farmers po natin in the region. So yun po sila ang the most affected farmers po in the region po right now. High-value crops, for example, cacao. Banana, cacao, vegetables, ganun po ang Ma'am, I'm not sure if na... nabigay na siya a while ago. Pero pwede po pa-repeat kung how much in losses po ang na-incur ng mga farmers and what support ang ipo-provide for them. Because during President Marcos's visit to Davao del Norte, he promised po to provide aid to farmers heavily affected by El Nino. Yes, actually it's region-wide assistance being provided from the Office of the President in a worth of 10 million per farmers. 10,000, stand corrected po. 10,000 per farmers po assistance being provided by our from the Office of the President, and that would account to 52 million farmers affected on this phenomenon. 52 million in Davao region only? Yes. As to the reporting po kasi ng Department of Agriculture, we need to report the approved report by the central. Meron kami yung disaster reduction management information system wherein the LGUs upload their damage report through that portal and then validated by DA-11 then forwarded to central office for approval. So as of the moment, the approved report po is around 52 million covering Davao City and Davao del Sur. Heavily affected po natin is banana and other banana, cacao, coffee and corn po sa Davao del Sur. And pero may mga pending for approval po tayo sa Davao Oriental. Kaya nag-spike up siya from 52 million naging 203 million po pero pending for approval po ni central office. So most probably ma-approve pa rin po kasi pag mas na-approve na region, approve niyan sa central. So most probably yan din yung lalabas na figure for the next makabukas po and na advisory from the central office. Then as to interventions po, after we finalize po the damage report, since nag-shift na tayo from El Nino to a neutral phase, we can now craft our rehabilitation plan, which is we consult with our provincial counterparts to line up interventions, possible potential interventions for farmers affected by El Nino. So sila po mag-identify si province. Then we will collate sa Davao, sa office natin, lahat ng mga proposals po ng mga provinces affected. So then ating i-request sa national for funding po. Sir, clarification, sir. Ano yung 300 million na na-mention mo? You were saying that 52 million, it will likely go up to 300 million? 52 million, mag-go up siya ng 203 po. Million ang damage. 200? Yes po. 203 po. Million damage po, loss. That's only for Davao City and Davao del Sur? Davao City, Davao del Sur, and Davao Oriental. Hindi pa po kasama dyan yung sa Davao de Oro and Davao del Norte po. Sir, mga ma-estimate po kayo, sir, how many farmers ang naapektuhan ng El Nino? As of the moment po, kung isasama po natin yung sa Davao Oriental na for approval na central, around 14,736 farmers po. 14,000? Covering 7,155.49 hectares po. Sir,
Sir, yung 10,000 pesos per farmer, enough na po ba yun as aid to recover from the impact of El Nino? That could be a startup for the farmers too. But to totally recover from the damage, I don't think so. It's In addition also, no, actually, yan lang din yung binigay ni President. But we have regular interventions. Sa DE, kasama yung na-report natin kanina, we give 5,000 pesos, no, cash assistance pa, aside from those binigay ni Presidente, 13,000. Kami sa DE, Region 11, meron tayong binibigay sa rice na 5,000 pesos, meron tayong rice vouchers, tulong din to, for them to buy hybrid seeds sa rice, 5,000 pesos din. Meron pa tayong fuel discount program na binibigay natin sa mga farmers na apektado din ng El Nino in the amount of 3,400 per farmer, no? Yung additional na pang sa mga farm equipment sila, farmers nila, makabili sila ng mga fuel. So, these are some of the interventions o ayuda na ginahatag nato coming from the President and through Department of Agriculture sa ating mga farmers and fisher folks that was affected by the calamities. What aside from the special funds that we are extending to our farmers, we have our regular assistance from our regular banner programs. This would cater since sinasabing banner programs. We have for the rice in particular, for corn, for high value crops. We also have for the livestock program. We also have for the organic agriculture programs. All of these have the same components of logistics as well as technical support for our farmers. So additional ho yung mga, yung sabi additional 5,000 na funding assistance, fuel discount, fuel assistance for our farmers of machineries and equipments, as well as for the fertilizers ano, assistance na binibigay natin. So aside if they are also affected of the El Nino or any phenomenon na ano, calamity, we have our buffer stocks on deck po to ano, to support them. Okay. Na data available ang DA, how much ang i-allocate sa department in support sa farmers na naapektuhan? Like, kailan ang budget na total budget, yes, for the buffer stock? I-allocate for the entire ano na? Actually, every banner programs, we have our own allocation. Pagkakaiba-iba talaga kasi every ano part ng ano will depends on the area coverage po. So meron na tayong buffer stock for rice, for corn, for high value crops. Magkakaiba-iba ho yung ano allocation for that one, but we could provide you for that. Yeah, no, we bet, no, kindly coordinate with our PayMed. We have all the data, yung allocated funds for Department of REFO 11 for this different program na intervention summit. So bigyan mo sila, no, just to give data. You a general ano, we have about 24 million buffer stock for the year from all the regular fund, regular programs that we have right now sa DA po. Go ahead, please, sige, Mia. Right now, kasi aside from the 10,000 allocation per farmer affected with the shear line, we also have our regular, as mentioned, regular buffer stock wherein we provide assistance to our farmers. Aside from that one, we have the rehabilitation of 317 million po allocation for Region 11. And the bulk of the volume of allocation is geared towards to Davao de Oro po. Alam mo yan ni, ano, ni Governor. So right now, we're still on the process of preparing for the logistics for distribution po para sa ating farmers. So nagre-review ho kami for that one para ma-in place po for the procurement as well as for the distribution of this logistics po. Well, hindi pa po sila makapagtanim. Ano po yung mga parang binibigay na alternative po for these farmers doon po sa Davao de Oro? Kaya nga sir, aside from that, while waiting for that rehabilitation plans that we have right now, we're on our regular buffer stocks as well as our regular programs to assist them. Ongoing po ang mga distributions.
Pwede po malaman mo, to be specific, ano po yung mga regular programs? Regular programs, as I have mentioned, we have with the rice farmers, we have the rice seeds as well as the fertilizer seeds, and as well as for the fuel discount vouchers, we set na if they have their machineries and equipments, we provide the fuel for them. The other thing, for the high value and corn, ano naman, corn components, we also have the rice planting materials as well as the fertilizers po and other ameliorants for the planting po ng anilang. Okay. Ay, no, ma'am, parang yung nag-shift na yung weather natin from hot to rainy season na. Yes. Hindi po pa maapektuhan yung preparations natin for these farmers? Hindi naman po. Kasi napag-uusapan naman po on field together with our, of course, local partner, the local government unit. They do also help us in the planning stage and programming po on the ground, on the community. With regards to ang strategy right now of the Department of Agriculture is to have a collaboration with our stakeholders and convergence po with other agencies and the local government partners po natin. So yun ang malaking impact po to help our to have a comprehensive support po para sa ating mga farmers na mapabilis po ang kanilang ahon sa kanilang affected ng kalamidad po. So mo to mga igala no ang nahimong ang interventions no especially kito sa mga apektado sa El Nino o katong apektado sa shear line mga katambayan no. So I hope no medyo din mo magduda kung unsa bang ginabuhat sa gobyerno no, in terms of pagpanghatag og ayuda no. Isa lang po ang technique ana no kung nagapamina mo sa akong programa no sa muang programa kada buntag no ang usapang agrikultura always gine-emphasize sa mga focal persons sa Department of Agriculture no nga kinahanglan para maka-avail mo sa mga ayuda sa tuang gobyerno or sa Department of Agriculture dapat kuan mo no naa mo sa RSBSA usa na ano yung RSBSA nakalimutan ko basta ang RSBSA mo na siya ang katong registry. Atong tanaw na lang sa itong kodigo mga katambayan, no? Basta Registry of Basic Sectors of in Agriculture. Registry, sa ito, Registry, na ito din, siyempre, ito nang ito ni siguraduhon kung unsa ba yun ang RSBSA. Okay. Isang mga sa mga requirement gano'n kay para mo dapat maparehistro ta sa BIR as taxpayer. In kaso, di ba, sa ito nahitabo atong COVID, no, wala tay, tingala mo, sige mo kuan, wala naman dayo, sige mo reklamo, kay wala mo ayuda. Kung wala man mo naka-register, no, as taxpayer. Registry system for basic sectors, no, in agriculture, muna siya ang RSBSA, mga katambay. Anyways, wala tayo igong oras, no, o hantod sunod po, din sa ito ang panag-uban, sa itong tulumanong, Tambayan sa Radyo Pilipinas.